sa mga meeting de avance sa isang kumari. Meeting de avance ng mga politiko, hindi kayo umaattend. Nanonood na lang kayo sa TV, ano? Kapag meeting de avance, nakakatuwa sapagkat ipinapakita ng mga kandidato ang kanilang plataforma kapag sila ay manunungkulan na. Pero naglalayasan ng mga tao kapag nagsimula ng magsabi ang kandidato, ako ang nagpagawa nito, ako ang nagpatayo nito, ako ang nag-alpo, ganito lahat, no? Ay, aalis na talaga ako, kayabang mo naman. So, sino ho dito ang mga may kaibigan, taas ang kamay? Ano na tumataas ako na? Baka yung mga kaibigan? Taas ang kamay na may kaibigan? Ayan. Di ba, ang sarap kausap ng isang kaibigan, di ba? Ang sarap makipagkwentuhan sa isang kaibigan. Pero pag sinabi na ng kaibigan mo, ay, ganito ha, ako lang ganun nito, ako nagpagawa nito, ako ang nag-ayos nito, ay, iiwan talaga kita. Bakit? Diyos ko, ikaw na ang bida. Ano? Sino ho dito ang naka... Sino dito ang mga estudyante, paan-paan naging estudyante, taas ang kamay. Di ba ay tayo may mga teacher, di ba? May mga profesor tayo na nagtuturo sa atin, no? Masarap makinig kapag ang profesor natin, ano, o kaya mga teacher natin, napaka-praktikal at napaka-daling intindihin ng kanilang mga tinuturo. Pero minsan, may mga nagtuturo sa atin, ito ang sasabihin. Nung ako ay elementary pa, ako gumawa nito. Sinulat ko to, at ako'y nagkaroon ng honors. Ay tatama din ang estudyanteng makinig sa inyo. Bakit? Ay puros kayabangan ang iyong sinasabi. Ay wala naman, pati sinasabi ko lang naman yung mga nangyari sa akin. Oo, pero hindi na kailangan ipagmayabang kung ano ang aking na-achieve. Bakit? Eh sapagkat hindi ko naman magagawa yan kundi sa tulong ng Diyos eh. O, balikan natin ang mabuting balita, no? Napakaganda. May dalawang taong pumunta sa templo, isang pariseo at isang publikano. Yung pariseo, anong ginawa? Ay, dasal, no? Panginoon, maraming salamat. Ay, maganda, eh. Siyempre, kapag kayo mo ba'y nagdarasal, kayo ba'y nagpapasalamat sa Diyos? Sagot. No, yeah, no. Eh, walang problema sa pagpapasalamat eh. Pero nung sinabi niya, hindi ako katulad noon, magnanakaw, ano, hindi ako katulad noon, ano, nangungupit. Ah, hindi na ako nagdadasal. Nagmamayabang na ako sa Diyos. Ako'y nag-aayon, ako'y nagdadasal. Oo, hindi ikaw na. Oo, ginagawa mo na pala lahat eh. Huwag ka nang magdasal sa Diyos. Sapagkat eh, paano gagalaw pa ang Diyos? Ay lahat ng mabuti ginagawa mo na. Pero tamong publikano, anong ginawa? Dinadago ka ng kanyang dibdib. Panginoon, ako'y makasalanan. Panginoon, patawarin mo ako. Anong sabi ni Jesus? Sino ang kinalugdan? Yung pariseo o yung publikano? Publikano, bakit? Eh sapagkat, iyon ang tunay na pagdarasal. Sapagkat kapag ako'y nagdarasal sa Panginoon, ako ay nagpapakababa. Balikan natin ang unang pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Anong sinasabi sa atin na paganda? Ang dasal ng taong nagpapakababa ay lumalampas sa langit. Ay anong tinuturo sa atin dito? Simple lang. Sa aking pagdarasal, hindi ko kailangan isumbat sa Diyos ang aking mga ginagawa. Hindi ko kailangan sabihin sa Diyos na ako ay mas matuwid sa aking mga kapwa-tao gumagawa ng mali. Hindi. Sa harap ng Diyos, I am nobody. Sapagkat ako'y nilalang lamang ng Diyos, ano ang ipagmamayabang ko sa harap ng Diyos, Aber? Wala. Ako'y nilalang lamang niya at lahat na nangyayari at nagagandang pagaganda ay hindi ganang sa akin nang galing lang. May tulong ng Diyos kaya ako nagawa ang mga ito. Kaya paalaala na unang pagbasa kapag nagdarasal, huwag mayabang. Sabay-sabay nga tayo. Kapag nagdarasal, huwag mayabang. Sapagkat hindi ko tulad na ng Diyos ang taong nagdarasal na puro kayabangan. Ang sabi niya, darating ang panahon
na ang Diyos ay pumutong sa akin ng tagumpay. I will be crowned by God. Ayan ang tinuturo nito ng isang pastor. Simple lang. Sa buhay na ito, no, hindi mahalaga kung ikaw ay nanalo. Ang pinakamahalaga ay paano mo tinuturo ang iyong paglalakbay sa mundong ibabaw na ito. Eh, Father, bakit ganun, ha? Sapagkat, kapag ikaw nga naman tagumpay na tagumpay, aahatin ko naman yung tagumpay kung ito'y nag-iisa. It is not important what is winning. What is important is that how I play the game. Sapagkat napapansin niya, okay, nakakapanood ng mga commercial, siguro ay napanood niyo yung isang bata, no, malapit na sa finish line, pero nung makita niya na yung bata ay nadapa doon sa putikan, sakalit na tumakbo doon sa finish line, tinulungan yung kapwa niyang bata. Ay, anong tinuturo sa akin dito ni San Pablo? Simple lang, sa mundong ibabaw na ito, ang pagmamayabang ay nagtuturo para maging mag-isa. Pero ang kababaang loob ay nagtuturo sa akin, tingnan mo rin ang iyong kapwa. Na kapag siya ay nangailangan ng tulong, tulungan mo. Sapagkat mas magandang ikaw ay may kasama kaysa ikay nagtatagumpay at ikaw ay nag-iisa. At sa mabuting balita, tayo tinuturuan ng Panginoong Jesus, sa harapan ng Diyos, wala akong dapat ipagmalaki. Sa harap ng Diyos, ako'y nagpapakababa. Sa harap ng Diyos, I am nobody. Pero kapag ako'y nagpapakababa sa harap ng Diyos, ang biyaya niya ay dumadaloy, umaagos, para ako'y bigyan niya ng lakas upang maglakbay sa mundong ibabaw na ito. At tingnan niyo tayong mga Pilipino, kapag mayroong taong mayabang, ano sinasabi natin? Uy, ano sinasabi natin? Di ba sinasabi natin, ay, napakahangin, ano? Ano? Sobrang hangin, ano? Aba, may bagyo ba? Bakit napakalakas ng hangin? Ha? Eh di dapat pala ako bilang isang tao, ay hindi na ako magmamayabang. Bagkus lang kung ibababa ang aking sarili. Sapagkat, mabuti ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Naway ang mabuting balita ay maging gabay natin ngayon ay 30 linggo sa karaniwang panahon na ating inaalala ang linggong kamalayan ng mga taong nakakulong. Na ako'y pinapaalalahanan ng mabuting balita, huwag akong magmayabang sa harap ng Diyos. Pantay-pantay tayo, lahat tayo'y makasalanan. Kung gusto ko ang Diyos ay tumulong sa akin, iwaksi ang kayabangan at ipasok ang pagka, ang pagiging mababang loob, sapagkat kinalulugdan ng Diyos ang taong mababang loob at nagpapakababang loob. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa hapon ito. Oh, my God.
mahal ang Panginoon ay malapit sa mga aba, mga bilanggo at mga nagdadalamhati. Ihayag natin ang ating mga kahilingan ng may kababaang loob. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magsibilawa ang simbahan at ang mga kinatawan nito bilang sakramento ng awa at pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Italaga nawa ng mga kawani ng pamahalaan ang kanilang mga sarili sa tapat na paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga nasa piitan ay mapuspos ng pag-asa tungo sa paglaya at magbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga abogado, huwes at nangangasiwa sa mga bilangguan ay manatiling tapat sa kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At sa katahimikan nating itaas sa Diyos, ang ating pansarili at natatanging kahilingan.